wala kang trabaho, ikaw ay ina. Be a good, godly mother for your children. Be a good housewife, a godly housewife for your husband. Mga lalaki, okay, be an example for your children. Show that you are like Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, husband, you are what? You have to love your wife as Jesus Christ loves His church. Okay? Kinakailangan mahalin mo ang iyong asawa. Everything na kinasa kung ikaw ay estudyante, okay? Maging mabuting estudyante ka for the glory of God. Kung ikaw ay isang anak, okay? Maging maka-Diyos kang anak, okay? For the glory of God. Everything you do, anything that you have in your hand, it should be done for the glory of God. Hindi ito nga po yung sinasabi ko sa inyo ngayon, no? Wag nating isipin na ang ginagamit lang, ang assignment lang na nasa isip natin ay maging music ministers. Eh paano kung hindi ka marunong kumanta? Paano kung hindi ka mahilig tumugtog? Tama po ba? Huwag nating isipin na ang ministry o yung assignment na sinasabi rito ng ating Panginoon o yung work na sinasabi ng Panginoon dito ay gawain lang sa loob ng church. Meron kang labi, bakit hindi mo sharean ang kaibigan mo, ang kasama mo sa church, ang kasama mo sa trabaho? Bakit hindi ka mag-encourage sa kasama mo sa church yung mga nakita mong wala ngayon, bakit hindi mo tawagan? I mean, lahat po tayo ay meron kanya-kanyang gawa. Ang matindi lang, ang masakit lang. Alam mo ang dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Gusto kong makita natin dito ngayon, mga anak ng Diyos, it's time to change our attitude, our mind, our outlook sa buhay na ito. Katulad po ng sabi rito, umalis ang may-ari at tayo po ay may trabaho. Kung meron isang lalaki rito, mayamang-mayaman, at sasabihin ng mayamang hapon na ito, sabihin, kukunin ko kayong lahat dito sa Lord of the Harvest. Gusto kong kayo ay mangalaga ng aking malaking pananiman. Okay? Ngayon, lahat tayo ngayon dito, kasama po si Pastor, sama-sama tayong lahat doon, tayo pong lahat ay mangangalaga, magtatanim, magbubungkal ng lupa. Okay? Gagawa tayo ng mga balag, gagawin natin yung ano, pasasweldohan niya tayo. Ngayon, maaaring iba sa atin magkakaroon ng iba't ibang maaaring sabihin ni Pastor, pulpito lang ang alam ko at Biblia, bakit nagaganito ako? Ba? Okay, hindi naman ako, hindi ako sanay sa hirap, bakit ito ang trabaho nalagay sa akin? Maaaring meron tayong kanya-kanya mga complaints na gano'n. Yun yung sinasabi kong pwede natin maging outlook sa buhay natin ito. Pero kung magiging outlook mo sa buhay ay, hindi ko pa nararanasan ito. Magandang bagong experience ito. Okay? Subukan ko. Tsaka isa pa, hindi ko naman kinakailangang magreklamo kasi mismong ang Lord ang nagdagay sa akin dito. Okay? Now, kung gano'n na magiging idea natin, mga kapatid, mababawasan ang ating pagrereklamo and you will not be disgruntled in this life. Okay, hindi ka maiinis sa buhay na kinalalagyan mo. Kaya kung halimbawa, ano man yung lugar na meron ka ngayon, be happy with that. And do it all for the glory of God. Sapagkat, tandaan natin mga kapatid, okay, sabi ng Lord, if you will do your assignment while heeding, while watching, and while praying, okay, hindi mo alam kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Hindi mo alam. Bigla siyang darating. Sabi nga po niya doon sa sumunod na verse 36 and 37, listen. Sabi niya ganoon, I am coming suddenly. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, sabi niya noon, in the twinkling of an eye, He is coming. Sa isang isak mata, siya po yung magbabalik. Alam natin kung gaano kabilis ang isang isak mata. Mas mabilis pa sa isang segundo. Tama? Okay? Ganun po kabilis ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, no one
will ever talagang catch him sa kanyang pagbabalik. Walang makakaalam ng kanyang pagbabalik. Suddenly, ang sabi ron. Ang matindi pa ron, sabi niya ganon, he finds you, lest he find you sleeping. Mga anak ng Diyos, kinakailangan maging busy ka sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag kang magreklamo sa kinalalagyan mo ngayon. Imbis na ikaw ay magreklamo, ilagay mo sa puso mo na Lord, nilagay mo ako rito. Ako ay magpapakristyano sa lugar na ipinaglagay mo sa akin. I will do my best para makita nilang kristyano. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, maaaring sasabihin mo, hindi productive, hindi masyadong malaki ang kinikita ko ngayon kumpara sa dati. Pero, what the heck? Okay? Ang importante rito, Panginoon, alam kong inilagay mo ako sa posisyon na ito, gagawin ko ito for your glory. In the meantime, while we are living a life in the final countdown, mga anak ng Diyos, maging busy tayo. Life will still exist, tama? And yung ating buhay na ito, dapat natin ipamuhay pa rin tuloy-tuloy. Huwag tayong magpatumpik-tumpik, huwag tayong magtulog-tulog. Dapat, nagagambaro pa rin tayo sa buhay na ito, pero nagagambaro tayo sa buhay na ito to give God the glory. Amen. Sabi nga ni Paul, kung ikaw ay isang trabahador, do it parang ang amo mo ay ang Diyos. Hindi yung amo mo hapon o hindi yung amo mo kung sino man sa atyo yan. Ang amo mo, sabi ng Panginoon, tandaan mo, ang totoong amo mo dahil ikaw ay Kristiyano, ang totoong amo mo ay ating Panginoong Jesus. Kapag ganoon ang naging takpo ng ating kaisipan, alam po ninyo, ibang klase kang magtrabaho. Why? Kasi you want to please your God. Kaya ano masasabi ko rito, kahit sa ang Kristiyano, kahit sa anong ginagawa niya, pakikisama niya at pagtatrabaho niya, binabantayan niya ng Panginoon. And you can give Him all the glory. Yung walang nakikita at nakikita niyang tapat ka dahil nandun ang takot mo sa Kanya. Kahit walang nakakita at walang nakalam na ginawa mo na yan, pero sasabihin mo, Lord, pwede ko itong gawin, pero Lord, dahil ako ay Kristiyano, gusto kitang bigyan ng papuri. Hindi ako mandadaya. Hindi ko gagawin itong bagay nito. And you know what? You're giving Him the glory. Sa pagiging ina, yes, Lord. Okay? Bibigyan ko ng pagkakataon ang aking anak na mag-explain, pero pagka mali, mali. Tututuhan ko siya, Panginoon. Okay? Huwag yung, alam po ninyo, minsan kasi tayong mga magulang, minsan dahil nagkukulang tayo sa panahon sa kanila, pinagbibigyan naman natin sila sa ibang bagay. Nagiging ano tuloy, nagiging imbalance, nagiging spoil tuloy, at nagiging iba ang takbo ng kaisipan. Okay? Dapat sa ating mga magulang, pagka mali-mali, ipadama mo sa kanilang yun ay mali. Upang maunawaan nila sa kanilang paglaki na kaya pala ganito ang aking nanay. Kaya pala ganito ang aking tatay. Ngayon na unawaan ko na. Ipaunawa niyo po sa kanila. Mga anak ng Diyos, you can become, you know what, you can become, you can give God the glory sa pamamagitan ng iyong pagiging magulang. Amen? Okay? So, kaya po, dito po ako magtatapos. Nung tinatanong ng mga disipulo, Lord, kailan ka darating? Instead na sila ay tumingin, sabi ni Lord, tumingin kayo sa sky, diyan hintayin niyo ako doon. Hindi. Sabi ni Lord, what you gonna do bago ako dumating? Hindi magbantay sa langit. Kung hindi, gawin ninyo ang